Get ready to worship. Our service will begin shortly. Membership covenant. I will protect the unity of my church by acting in love toward other members, by refusing to gossip, and by following the leaders. I will share the responsibility of my church by praying for its growth, by inviting the pre-Christians to attend, and warmly welcoming those who visit. I will serve the ministry of my church by discovering my gifts and talents, by being equipped to serve by my pastors, and developing a servant's heart. I will support the testimony of my church by attending faithfully, living a godly life, and giving regularly.
Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Kami po'y lumalapit at nagpupurit, nagpapasalamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagising po pa lamang namin, Panginoon. Salamat sa kalakasan na ibinigay mo po sa amin. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga panalangin. Gabayan mo po ang aming pastor. Bigyan mo po siya ng kalakasan, karunungan na nagpapahayag ng iyong salita. Ipaunawa mo po ito sa amin at tumi mo po ito sa mga puso't isipan namin ang bawat mensahe mo na amin po mapapakinggan. Maging kalakasan at sandata namin ito sa araw-araw ng aming buhay at lalo pang tumibay ang aming pananampalataya. Itago mo po si Pastor sa iyong likuran upang ikaw po, Panginoon, ang aming makita. Ganon din ang aming mga manunugtog, praise and worship team, choir. Puspusin mo po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang sa aming pong pag-aawitan ay malugod ka naming mapurihan. Itinataas din po namin ang mga leader ng United Methodist Church. Pangunahan mo po sila, Panginoon, bilang mga leader ay igabay mo po sila para sa bawat desisyon na kanilang binubuo or bubuuin ay karapat-dapat sa iyo, Panginoon, at magkaisa sa kanilang mga layunin at lalo pong maging matagumpay ang kanilang mga binubuong adhikain. Ganoon din naman po ang aming bansang Pilipinas. Itinataas din po namin ang mga mamumuno sa aming bansa mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senado, Congressman, Gobernador, Mayor, Kapitan, lahat ng pinuno ng aming bansa. Ilagay mo po sa mga puso nila ang tunay at tapat na paglilingkod. Lalo na po ngayon sa nalalapit na election ngayon 2022. Ikaw, Panginoon, ang pumili ng mga leader na ilalagay mong mamumuno sa aming bansa. Naway, Panginoon, ang mailuklok na mga mamumuno sa bansa namin ay tunay at tapat na naglilingkod sa bayan. Unahin po nila ang paglingkuran ng mamamayan, hindi ang pansariling kapakanan. Dinadalangan din po namin ang bansang Israel. Lord, kapayapaan po ang hitid mo sa mga bansang ito, ang Israel at ang Palestine, na magkaayos, magkaunawaan. Ipakita mo po sa mga bansang ito na hindi sagot ang tapang, kapangyarihan at pagpapakita ng mga makabagong sandata na ang makita nila at sagot ay ang kapayapaan, kahinahunan, pagpapakumbaba at pakikipag-ayos para wala nang inosenteng madamay pa sa pag-aaway ng mga bansang ito. Dalangin po namin na ang mga bansang ito ay magkaroon na ng kaayusan at wala na uling giyara na mangyayari. Maraming nga pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen.
Tayo pong lahat ay lumagay sa diwa ng panalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkatiwala mo sa amin upang magamit namin sa aming pagsamba ngayon. Maraming salamat din, Panginoon, dahil Ikaw ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, at narito kami, nagkakatipon, Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng mapagpakumbabang puso. At Ikaw ang maglinis nito, Panginoon, kung meron ka nakikitang hindi maganda, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isipan, maging sa aming pananalita at gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng karapat dapat na pagsamba sa iyo. Patuloy mo kaming linisin, patuloy mo kaming patuloy kang manahan sa aming mga puso. At salamat, Panginoon, dahil mayroong kaming katagumpayan sa amin. Dahil Ikaw ang kasama namin. At sa aming pananambahan ngayon, Ikaw ang patuloy na kikilos. Mararanasan ka namin, Panginoon, saan man dako kami naroon. Iba-iba mang lugar, iba-iba mang oras na mayroon kami ngayon. Alam namin, Panginoon, na iisa ang aming layunin, iisa ang aming desire, Panginoon, na Ikaw ay mapapurihan, Ikaw ay mapasalamatan, at patuloy na kagalakan, Panginoon, ang aming maranasan sa aming pananambahan. Patuloy na pagmamahal, ang pag-ibig mo, ang kumalinga sa amin. Gayun din, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang aming praise and worship team, ang aming choir, maging ang mensahe na aming maririnig, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pastor. Gagamitin namin ito, Panginoon, upang kami ay patuloy na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa iba. Maging daluyan kami ng iyong pag-asa at maging daluyan kami ng iyong kaligtasan. At Panginoon, sa aming pagpapatuloy ngayon ang aming pagsamba, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin pasasalamatan dahil Ikaw ang Diyos na buhay na aming kasama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang maga po sa ating lahat. A blessed morning sa bawat sa po sa atin. It is good to praise the Lord. Amen? Because this is the day that the Lord has made and we will rejoice in our God. Kaya po, sa mga oras po na ito, inanyahan po bawat sa atin, if you are able, kung kayo po ay may kayahang tumayo, sama-sama po tayo na magpuri, umawit, maghayag ng ating pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Diyos na mabuti. Amen? God is good. And all the time, God is good. So today, let us declare the goodness of our Lord, His greatness and faithfulness po sa bawat sa atin. Join us, church, to praise the Lord and worship the Lord with all our heart. Ibigay po natin po sa ating Diyos ang pinakamataas na pagpupuri,
at pagsamba sa kanyang pangalan lamang. Amen. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin po ng isang malakas na clap offering ang Panginoon. Hallelujah. You are good, Lord. You are good. Hallelujah. You are good. It is good to praise the Lord. It is good to praise the Lord and make music to your name, O God, most high, to proclaim your loving faithfulness to the day and to the night. La la la, 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 la la la. May I dwell, may I dwell in your courts, O Lord, and to flourish like the trees of Lebanon, and to in the house of Adonai, and to live forever. La la la, 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 la la la. It is good to praise the Lord. It is good, yes, to praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love, your faithfulness through the day and through the night. La la la, 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 la la la. May I dwell, may I dwell in your house, O Lord, and to flourish like the trees of Lebanon, planted in the house of Adonai, and to live forevermore. La la la, 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 la la la. It is good to praise the Lord. It is good. Come on. To praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness through the day and through the night. La la la, 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 la la la. It is good to praise the Lord. It is good. Come on. To praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness through the day and through the night. Because you are mighty to be praised, O God. Hallelujah. We declare your presence, Abba Father, Jehovah Ra, our good shepherd. Let your presence, Lord, be with us today as we worship you and honor you. Let your presence, O God, you seeking your face and touching your grace in all our situations, in our conditions, O God. Let your holy presence be with us now and forevermore. Hallelujah.
your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, O God. Hallelujah. I want to go where the rivers cannot overflow me, where my feet are on the rock, on the rock. I want to hide where the blazing fires cannot burn me. In your presence, O God, in your presence, in your presence, that's where I in your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeing your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, O God, I want to hide where the blood of evil cannot reach me, where I'm covered by the blood, by the blood. Touch me in your presence, O God. In your presence, in your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, I'm
Praise you and thank you for your goodness, for your faithfulness, for your love, and for your salvation, Lord, sa bawat sa amin, Panginoon. May our praise and worship be pleasing sacrifice to the throne of your grace. Hallelujah. Hallelujah. Abba, Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty, mighty name, we pray and shout, Amen and Amen. Hallelujah! 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 Ang pagbasa po mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 138, mga talata 1-5. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat nang ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Purihin po tayo. Mga patid, ang pagbasa po sa Bagong Tipan ay atin pong masusumpungan at mababasa po sa Roma, Kabanata 8, talatang 1-3. Kung kayo po ay may kakayahang tumayo, samahan po ninyo po ako sa pagbasa po ng salita ng ating Diyos. Kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Mga kapatid, mga minamahal, sambayan ng ating Panginoon, idagdag po ng ating Diyos ang kanyang pagpapala sa bawat sa atin sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Amen.
Sa aming sahay po ng awit na ating pong narinig ng pagpupuri at pagwalhati sa ating banal na Diyos. Yeah, magandang maga po sa ating lahat, mga kapatid. A blessed morning sa bawat sa po sa atin. At salamat po sa Diyos na tayo po ay muli na kasama-sama to celebrate Jesus, our Abba Father,
po ang ating pong banal na espiritu at maging mamaya po sa ating pagdiriwang ng ating pong Holy Communion at sa inyo pong tahanan ay ihanda ho ninyo ang ating mga agape meal na sa ating pagdiriwang ng communion po dito sa ating church. Sa inyong tahanan naman po ay ating gagawin o igagawin po ninyo ang agape meal bilang pag-alaala po sa ating Panginoong Jesus, ano po, kung paano po siya ang kanyang buhay ay ibinigay para po sa atin upang maranasan natin ang patuloy po na pagliligtas ng Diyos sa bawat sa atin. Amen. So today, mga kapatid, ay patuloy po nating pagbulay-bulayan, ano po, ang salita ng Diyos sa ating pong kalagitnaan na ang sermon title po ay Tuparin at Tapusin ang Lahat nang ipinangako ng Diyos para sa atin. That's why we celebrate today the Holy Communion or the Holy Eucharist. Ano po, ang banal na hapunan, sapagkat itong banal na hapunan, mga kapatid, ay pagpapaalala, ano po, in remembrance of what God has done, ano po, through His Son Jesus Christ, because God loved us so much. Kaya po, tinupad ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako para tayo po ay tubusin sa ating pagkakasala at tayo mapalaya sa kasalanan at higit sa lahat ay tapusin niya ang kasalanan ito sa krus ng Kalbaryo na ipinangako ng Diyos para po sa kanyang anak ang ating Panginoong Kristo. So, yun po yung ating sermon title, Tuparin at Tapusin ang Lahat ng Ipinangako ng Diyos para sa atin. Tayo po ay saglit po na manalangin, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we come before you to the throne of your grace, Panginoon, sa iyong biyaya lamang kami po ay lumalapit, sapagkat sa iyong biyaya, O Diyos, ay kami makasusumpong ng tunay na pag-asa, tunay po na kaaliwan, tunay po na kapayapaan, na dulot po ninyo sa aming buhay. As we come before you to reveal your words today, O Lord, through your servant, O God, bless each of us, Lord, anoint us, O God, with your Holy Spirit, and let your presence, Lord, manifest sa aming pong mga buhay, sa mga tahanan o sa mga lugar po naroon ng iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang salita mo ngayong umaga po ay magbigay ng patuloy po na siglat lakas at patuloy, Panginoon, na inspirasyon sa aming paglakad po sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po sapagkat sa umagang ito, ipapakita mo, Panginoon, ipaparanas mo sa bawat sa anin kung paano niyo po tinupad at tinapos, Panginoon, ang iyo pong patuloy po na pangako at ng aming Diyos para po sa bawat sa amin. Salamat po, Ama, ngayon pa lang po, tinatanggap namin, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso ang biyaya ng iyong salita. In Jesus' name, all your words and all your promises, O God, ay patuloy po na mangyari, Panginoon, maranasan sa buhay po ng bawat sa anin, because we are your children, Abba Father, and we declare that we are heirs of your blessing. We are heirs, Panginoon, kami po ay tagapagmana, Panginoon, ng iyong mga pangako, O Diyos. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga pa lang, ay we thank you in advance, O Lord. We thank you in advance sa lahat ng iyong ginawa at gagawin pa po sa buhay ng bawat isa na inyong mga anak. So Lord, to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Okay, mga kapatid, mga minamahal, ano po, sa paglalakbay po natin, ano po, ito pong binasa ko po kanina, sa Romans chapter 8, verses 1 and 3, sa gagawin po natin po dito para magawa po natin yung verse by verse, ano po, sa chapter na ito sa Rome. Beginning today, mga kapatid, ay pag-aaralan po natin yung serye about Romans chapter 8. So gagawin po natin, by the grace of the Lord, ay pag-aralan po natin po verse by verse. Medyo po matagal po ito, kaya po maganda po, ma-appreciate natin, makita po natin ang itinuturo po ni Apostol Pablo through this text, how the verses, no po, ay patuloy po na makita natin po yung pong lalim, yung pong inam ng mensahe nito sa bawat sa atin. So mga kapatid, ulitin ko po, no po, sa paglalakbay natin ay verse by verse sa chapter na ito, Romans chapter 8, ay prayer ko rin po na matuklasan po natin at ito po ang magbibigay sa atin ng mas matibay na assurance na makita natin na tutuparin at tatapusin po ng lahat
ng ipinangako ng Diyos para po sa atin. Kaya po, simulan po natin mula po sa verse 1. If you have your Bible with you, maganda po siguro, buksan po natin po yung Bible po ninyo. Romans 8, okay? From 1 to 3, muna po, okay? Extend natin ng konti. Tingnan po natin yung mga sinasabi po dito. Right? Now, mula sa verse 1, na message na no condemnation, okay? Verse 1, ano po? Hanggang sa verse 39 ng Romans 8, mga kapatid, na message na no separation. So, dalawang word, dalawang salita po. Ang napakahalaga na makita po natin bakit po tinupad ng Diyos at tinapos po ng lahat ng Diyos ang kanyang pangako po para sa atin, yung dalawang word, no condemnation and no separation. So let us pray, mga kapatid, brothers and sisters in Christ, for these words from God, ano po, sink, ano po, deeper, ano po, sa isip, puso na po natin, at hindi na mabunot pa ng anumang hirap, alright, sakit at pagdurusa sa maranasan po natin po sa buhay. Nakasulat po sa Romans 8 ang sinasabi po nating vast rhapsodic, no? Vast rhapsodic meaning ano po? Vast rhapsodic meaning extravagantly emotional. All right? Extravagantly emotional. Expansion po of the analysis of Christian assurance and hope, ano po, contained in chapter 5 verses 1 to 11 sa Romans. So Paul, mga kapit, Apostle Paul wants the glory of their salvation, okay? Rather than the depressing reminder just given of their continuing sinfulness to fill his readers' minds and bring joy to their hearts. Amen? Sabihin mo nga, joy to our hearts. Amen? Joy to our heart. Yes, mga kapatid, yes. We don't deny, ano po, or minimize yung pong mga naranasan po nating struggles natin po sa karanasan po natin ngayon, especially yung struggles po natin po sa mga kasalanan. We don't deny or minimize yung pong mga sufferings, alright? Persecution, depression, naranasan po natin nowadays. Pero hindi tayo doon po nakapokus. Amen? Dapat po, hindi po tayo nakapokus. Bagamat, this is the reality na mayroon tayong nararanasan po na sinasabi nating sufferings, problem, trials, or sinasabi nating storms of life, ano, mga bagyo ng buhay sa iba't ibang kaparaanan. Pero kapatid, let me remind you, wag po yun ang nakapokus sa buhay mo. Hindi yun po ang pinagtutuunan dapat po natin po ng pansin. Amen? Dahil po, kung yung ang focus po natin, we will be more depressed. Tama po ba ako? Tama po? If you will continue to focus on the things na nagbibigay ng sufferings, depression, problems, trials sa buhay mo, kapatid, sasabihin ko po, you will be more depressed. But today, I cancel in the name of Jesus, I rebuke depression. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, I cancel, I rebuke depression. Okay? Alright? In the name of Jesus. So, dahil, ulitin ko po, dahil kung yun ang focus po natin, po yung mga negative things o sinasabi po natin storms of life sa buhay po natin, we will be more depressed. Alright? Mababawasan lalo po ang assurance natin. Panghihinaan po tayo lalo po ng loob. Okay? Anumang takot, kapatid, pangamba, pag-aalala, ano, kabalisahan po ay nag-uugat, kapatid, nag-uugat. Saan po? Sa pag-focus natin masyado sa kung ano ang ginawa o ginagawa natin. O, kapatid, sa sarili nating determinasyon na gawin ang mga dapat gawin. Sa halip na alalahanin ang mga gospel realities. Pag sinabi po natin gospel realities, the good news about our Lord Jesus Christ. Kung ano po ang ginawa ng Diyos, kapatid, para sa atin. That's why we celebrate today the communion, the Holy Eucharist. Inaalaala natin, mga kapatid, at tinupad at ipinangako ng Diyos ang kanyang ginawang pagliligtas, paglilinis sa iyo at para sa akin. Kapatid, ulitin ko, isipin po natin, mag-focus po tayo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin
our new identity in Christ, alright? At sa kanyang unwavering commitment po na tuparin at tapusin. Wow, I like that word, unwavering commitment. Pag sinabi natin po unwavering commitment, kahit na itaga mo sa bota, kahit na anong mangyari, sabihin, hindi po mababago, ha? Hindi po iiwanan, hindi babawiin pa ng Panginoon ang kanyang commitment. That's what we call unwavering, hindi matatawaran. Amen? Unwavering commitment na tuparin, kapatid, at tapusin po ang lahat ng ipinangako niya para sa atin. Amen? Kapatid, tanong kita, gusto mo bang maranasan pa at tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay mo? Amen? Taas ang dalawang kamay. Kung ikay naniniwala na ang Diyos ay patuloy pa rin po na nagbibigay ng kanyang pangako sa buhay mo. Amen? Declare that our God, sabi po natin, yung kanyang unwavering commitment na tuparin at tapusin po ang lahat ng ipinangako niya para sa atin. Kapatid, listen to this. Hindi pa tapos ang buhay mo. Amen? Hindi pa tapos ang buhay, kapatid. Alright? Even in the midst ng lahat ng ating karanasan, you're still alive and kicking. Amen? So there's still hope and there is always yung pong unwavering commitment na asahan mo na ang natuparin at tapusin po ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako para sa iyo habang ikaw pa po ay may lakas at may sigla. Are you excited? Are you excited to receive more? Ano? Yung pong unwavering commitment ng Diyos ng kanyang mga promises, the glorious destiny ng bawat isa po sa atin. Now, tingnan po natin. Ano po? Ano po ang pinapaalala po ni Pablo sa verses chapter 1 and 4 ng Romans 8. Sabi po doon, there is therefore, right? Now no condemnation for those who are Christ Jesus. That's the word. No condemnation for those who are in Christ. For the law, sabi ni Paul, of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do by sending His own Son. Listen to this, church. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the Spirit. Amen? Oh, I like that word. Walk not according to the flesh but according to the Spirit. Alright, no condemnation. Yung po yung word. That's the promise. Yung po yung tinupad, kapatid. At tinapos po ng ating Panginoong Kristo, no condemnation. Simula pa lang po sa verse 1, kapatid, tingnan po ninyo. Jam-packed na po ng solid gospel realities or good news sa verse 1 pa lang. Sabi niya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Sabihin mo nga sa katabi mo, no condemnation for you, kapatid. No condemnation for those who are in Christ. Kaya nga po, wala na ngayong kahatulang parusa sa sinumang na kay Kristo Jesus. Alright? Yung salitang therefore, ano po? Doon po sa verse 1. Therefore, kaya nga sa Tagalog, kapatid, ay nag-uugnay sa mga naunang sinabi po ni Pablo. Kung babasahin mo po ang previous chapter 7, before verse 8, na po, babakrid po tayo doon, wala namang klaro ano po at direktang connection dito. Maliban po na lang siguro doon po sa problemang dulot kapag maalala mo ang laki ng kasalanan mo. In the past, okay, pati sa ngayon, alright, kaya nga sabi ni Paul, di ba, sa Romans chapter 7 verse 28, O rich man that I am. So, yun po yung deklarasyon ni Pablo, O rich man that I am, kahabag-habag. Oh, nakita niya yung kanyang sarili, nakahabag-habag ang kanyang sarili. No? Gustong i-address po ni Pablo, kapatid, ang problemang yun. Now, siyempre po, kailangan po nating alalahanin yung pong bad news of our sinful condition about from grace. Okay? Pero mas dapat po nating alalahanin yung good news, alright?
Huwag tayo mag-focus po sa bad news about our sinful condition. Mag-focus din po tayo, alalahanin po natin yung good news of what our condition. Ito ngayon po ang ipinapaalala po ni Pablo na restatement lang din at hawig po sa chapter 5. Kung magbabackread po tayo. Parang itong chapter, na po, balikan natin, para ma-appreciate po ninyo, balikan po ninyo yung backread tayo, chapter 6 and 7 ng Romans, ay parenthesis sa flow of thought ni Paul, ayon po kay Martin Lloyd-Jones, to deal with the specific issue, ano po, tungkol po, kung patuloy bang magkakasala kayo, gayong pinatawad na ang mga kasalanan natin, at itinuring na matuwid dahil kay Kristo. So sabi niya po sa Romans chapter 5 verse 1, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kapatid, alam niyo po, ayos na ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga, ayos na ang relasyon natin sa Diyos, justified na tayo, sabi po dun eh. Alright? Justified by faith. Therefore, sabi niya, since we have been justified by faith. So, ayos na kapatid, ang relasyon natin sa Diyos sapagkat tayo po ay pinatawad na. Okay? Itinuring po na matuwid by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So, dito po, pero dito po sa verse 8, oh, chapter 8, verse 1, kapatid, hindi lang po sinabi ni Paul na there is therefore now justification for those who are in Christ Jesus. Pwede naman, pero kapatid, ano po, pangpapansinin po nyo, pero negative po ang restatement niya. No condemnation, sabi niya. Yung salitang no, kapatid, no. Okay, N-O ay nasa simula ng sentence na Greek, may diin o emphasis. Bakit po? Kasi kailangang ipaalala po ito, kasi alam nating justified na tayo na parang sa hatol, kumbaga sa korte. Kung kayo po ay naka-attend na po ng hearing, ano po, sa court o Supreme Court o sa namang korte na may mga hatol sa korte, tinanggap na natin yung pong sinasabi nating no guilty, alright? No guilty. You are free. Verdict. Pero ang problema natin, kapatid, paano kung makagawa tayo ulit po ng krimen? Hahatulan ulit tayo, parurusahan ulit tayo, ikukulong ulit tayo. No! Sabi po ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, yung justification natin ay past event, yes. Pero ang reality nito po ay nananatili hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang sa katapusan. Amen? Wow, palakpakan nga po natin ang Panginoon po doon. Hallelujah. Bigyan po natin po ng clap offering ang Panginoon. Sapagkat yung reality po ng justification po natin by faith, sabi nga po natin, ay nanatili hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang sa katapusan. So kapatid, ang kabaliktaran ng condemnation po ay what? Justification. Okay? Kabaliktaran po ng condemnation ay justification. Wala na tayong sa hatol, kapatid, ng parusa ng Diyos. Itunuring na tayong matuwid. Hallelujah. Kaya nung sinabi po ni Paul dito po sa chapter 8 verse 1, no condemnation, na ang present status natin, it is not to be understood as descriptive of their present state merely, but of their permanent position. They are placed, kapatid, they are placed beyond the reach of condemnation. They shall never be condemned. So kapatid, walang anumang kasalanan mo ngayon, kapatid, ang makapagbabalik sa iyo sa condemnation. Status mo dati, walang anumang kasalanang gagawin mo bukas, kapatid, ang magbabalik sa iyo sa korte ng Diyos para hatulan ulit po ng parusa. So for now, mga kapatid, for now, sa ngayon, alalahanin muna natin kung para kanino po ang gospel reminder po na ito, yung ating pinag-uusapan. Alright? For those who are in Christ Jesus, sabi po doon, di po ba yung, po yung subject eh? Sino raw po yung no condemnation? Sino raw pong subject? For those who are in Jesus Christ. Right? In-identify po ni Pablo, kapatid, yung justification po na yon ay for those who are in Christ Jesus.
Wala nang kahatulang parusa, kapatid. Kanino? Sa sinumang na kay Kristo Jesus. Amen? Sabihin nga po natin, ako ay na kay Kristo. Amen? Declare. Okay? Kung tayo po ay na kay Kristo, kapatid, congratulations sapagkat sa iyo din, kapatid, na ipinapaalala ni Pablo na no condemnation sa bawat isa po sa atin. Wala nang hahatulang parusa sa sinumang na kay Kristo. Every Christian, kapatid, everyone in Christ by faith. Amen? Every Christian, everyone in Christ by faith, kapatid, wala nang hahatulang parusa. So yun po yung ginawa, tinupad, kapatid, tinapos na pangako ng ating Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos through His Son, Jesus Christ, for this assurance of no condemnation and all other assurances in Romans 8, kapatid, are not for all, but only for those who are in Christ Jesus. Mga minahal, mga kapatid, brothers and sisters in Christ, this is crucial. You know why? This is crucial. You are either in Christ or outside of Christ, kapatid. So, ano pipiliin mo? Lalo po sa panahon po natin po ngayon, uncertainties, hindi po natin alam ang mangyayari, kung ano pa ang kinabukasan. God knows, kapatid, alam ang Diyos is in control, pero kapatid, this is crucial. You are either in Christ Jesus or outside of Christ Jesus. Pwede lang panghawakan mo ang no condemnation, kapatid, status kung ikaw ay kabilang kay Kristo Jesus. Amen? Yes, you claim, declare it, that no condemnation for those who are in Christ Jesus. Eh, yan naman po kasi po ang kani. Sinabi ni Pablo eh, kung babalikan po natin, no condemnation. Maliwanag po, hindi nahahatulan. Sino po ang mga na kay Jesucristo, kapatid? Kaya, kung hindi, kapatid, paalala ito na hindi mo matatagpuan ang assurance of your salvation by being in the church, kapatid, or by being religious, or by doing good works. No. Panawagan ito, mga kapatid, sa bawat sapo sa atin na nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, ibaling, kapatid, ibaling ang tiwala po sa ating Panginoong Kristo at hindi po saan sa relihiyon o anumang gawa mo, kundi kapatid sa natapos ng gawa ni Kristo, kapatid, na ipinangako ng Diyos para sa atin, for you to be justified, for you to be saved, and for you to cleanse, kapatid, sa lahat ng ating mga kasalanan. Natapos na po yun at tinupad ng ating Diyos ang kanyang pangako through His Son Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, mga minamahal, listen to this. If you are already in Christ Jesus, right? If you are already in Christ Jesus, believe this truth of your justified status before God. Huwag mo nang pagdudahan pa po yun. Alalahanin mo, paniwalaan mo, kapatid, panghawakan mo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi po ng Diablo tungkol sa iyo o sa status ng relasyon mo sa Diyos kapag nagkakasala ka o nahihirapan ka sa buhay. Huwag kang makinig sa ibang tao, kapatid. Huwag kang makinig sa sinasabi ng sariling puso mo, who shall bring any charge against God's elect? Right? It is God, kapatid, who justifies. Who is to condemn, kapatid? Christ Jesus is the one who died on the cross. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed, sabi po doon sa Romans 8:33-34, is interceding for you and for me. Kapatid, ang sagot, walang sino man, kapatid, ang dapat nating pakinggan. Ang hatol laban po sa atin, pakinggan natin, kapatid. Pakinggan natin, don't forget, don't fail to preach this gospel to your heart daily, kapatid. Wala na ngayong hakahatulang parusa sa sinumang na kay Kristo Jesus. Wala na, kapatid, kahit isang porsyento lang. Wala na, kapatid, kahit bukas, kapatid, kahit sa isang taon. Kahit po sa pagtanda mo, kapatid, kahit na maputi ng buhok mo, kahit magkabungal-bungal ka na, kapatid. But still, the promise ng Panginoon na kanyang tinupad at tinapos na po sa buhay mo at sa buhay po natin. Wala nang condemnation for you. Amen?
Christian ever. Do you believe that? Do you believe that na wala nang condemnation for you because you are in Christ Jesus? Why? Ang sabi niya sa verse 2, set free. You see, kanina no condemnation, now this time, set free. Wow, set free. Bakit mapanghahawakan natin po ng matibay na wala ng condemnation para po sa atin na nakay Kristo Jesus? Ang sagot, kapatid, dahil nabago na po ang kalagayan natin at hindi na maibabalik sa dati. Alright, if you are in Jesus Christ, continue to be holy as God is holy. Kapatid, tawag po natin po dyan is yung going into perfection. Kung tayo po ay no condemnation na, huwag natin pagmali. Alam mo ako, sabi ni Pastor, di ba? Those who in Christ, no condemnation, na-justified na tayo. Okay, so ano gagawin mo? Oy, kapatid, pagpatuloy ka sa kabanalan. Ang ibig sabihin po ng pagpapatuloy sa kabanalan, kapatid, yung going into perfection is day by day, moment ng moment sa iyong buhay, ay magbabad ka, kapatid, sa salita ng Diyos at gawin, kapatid, ang ipinapagawa at naisin ng Diyos. Even, kapatid, sa kasangkatutak, kapatid, tambak na mga anumang mga trials, persecution, condemnation, trials and difficulties and sufferings in this life, kapatid, name it. Alam ko po, ang nalalaman ng Panginoon, anumang sitwasyon naroon ka, kapatid, pero, kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos na ating Diyos noon, magpakailan pa man, ay kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Jesu Kristo, upang tuparin at tapusin po ang ipinangako niya para sa atin, salvation for you and for me, no condemnation and justified for sa ating pananampalataya. Kapatid, mga minamahal, biyaya lang ng Diyos ang pag-asa natin, amen? Only by the grace of God, biyaya lang po ng Diyos ang pag-asa natin sa buhay po nating ito. Hindi po natin ipagmalaki anumang bagay na mayroon tayo, anumang bagay na sa mundong ito. No. Wala pong assurance po dyan, kapatid. But sa biyaya at the grace ng Panginoon, there is always a blessed assurance. Kaya nga po may kanta tayo, di ba? Very popular hymn. Blessed assurance, Jesus is mine. Hallelujah. Yun ang ipagmalaki mo. Yun ang ipagmapuri mo, kapatid. Even in the midst, anumang nilalakaran mo sa buhay mo ngayon, kapatid, alam ko, nahihirapan tayo. Alright? Hindi lang ikaw, ang buong mundo, kapatid, hindi ka nag-iisa, alright, sa anumang mga sitwasyon na pinagdaraanan mo. Pero kapatid, today, God confirms and declare that you are His sons and daughters, kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. At panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Biyaya lang ng Diyos ang pag-asa natin, kapatid. But the free gift of God is eternal life. Di po ba? Yan po ang sinabi po sa Romans chapter 6, 23. At itong ang ikalawa at kasalungat sa prinsipyo po ng kasalanan at kamatayan, the law of the spirit of life. Ito yung pong greater principle or power of work in our life to rescue us from a humanly impossible situation. Kapatid, listen to this. Who can rescue us? Who can rescue us, kapatid, from our present situation? Yung mga vaccination? Is that the assurance that we will rescue from vaccination, from this world, or anything na ino-offer ng mundong ito? Yes, we thank you. We thank the Lord for the medicine na ginagamit po niya, but that i-prolong lang po, kapatid. Extend lang po ang buhay natin, ang lakas natin, sigla natin. But in the long run, kapatid, at the end of your life, still, kapatid, ang Diyos pa rin, no? The only God can rescue us. The only God, kapatid, the work and the power in our life, kapatid, to rescue us from a humanly impossible situation. O kapatid, paalala ito sa atin na ang kaligtasan po ay hindi nakasalalay sa gawa ng tao. Ang kaligtasan ay hindi gawa o nakasalalay sa anumang medisina o sa anumang madidiskubre, kapatid, sa ating kapanahunan para po labanan ang sakit na ito, kapatid. Ipinapaalala po sa atin, our life here on earth is only temporary. Everything that we were
receive everything here on earth is temporary, but God, the power and work in our life to rescue us from all of this situation is by the grace of God alone. So kapatid, the gospel is not about to do this or do that. Kapatid, tanong ko sa iyo, what God has done? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyo, kapatid? Tanungin kita ngayong umaga. Alalahanin mo at pagbalik tanawin mo, kapatid. Bago dumating ito pong tinatawag po nating pandemic, global pandemic, world pandemic, kapatid. What God has done sa buhay mo? Still remember anong ginawa ng Diyos sa buhay mo sa nakaraan? Come on, think about it, kapatid. Think about it. How God rescue us. How God help us. How God comfort us. How God, kapatid, inhaon tayo, pinatnubayan tayo sa lahat ng mga nakaraan sa buhay natin. So kapatid, today, God is still reminding us what God has done. Ipinapaalala po ng Diyos, kapatid, sa iyo ang kanyang ginawa sa verse 3. The gospel is not about to do this or that. Don't do this or that. The gospel is the good news of done. Done. Nangyari na. D-O-N-E. Nangyari na. Ano ba ginawa ng Diyos, kapatid? What God has done na may ginawa o may gumawa ng hindi natin magagawa. Right? The gospel remains the only power of God for salvation. What the law could not do, God has done. Kapatid, mga minamahal, ang Diyos, listen to this church, this is the good news. Dapat mo natin makita, ang Diyos ang solusyon mo sa buhay. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, ang Diyos ang solusyon sa buhay ko, sa pamilya ko. Ang Diyos, kapatid, ang solusyon sa buhay natin sa buong mundo, kapatid. The Lord, kapatid, Jesus Christ is our salvation. Christianity is not a self-salvation project. Kung ihintayin po ng Diyos na tayo ang gumawa, kapatid, kung ihintayin ng Diyos na tayo ang gumawa, walang mangyayari, sigurado. So ano nga ba ang magagawa ng patay, kapatid? Ano nga ba ang magagawa ng patay? The gospel is not good advice. It is good news. It's not good advice. It is good news. Alright? So ano ang ginawa ng Diyos na hindi magagawa ng kautusan? Paano niya ginawa ang hindi natin magagawa? Simply by sending His Son, Jesus Christ. John 3:16. Di po ba? Memorize na memorize po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kapatid, ipinadala niya ang ating Diyos, ipinadala niya, isinugo niya, hindi ang isa sa mga anghel o hindi lang isa sa mga tao. Kapatid, mga minamahal, what God has done, sarili niyang anak, Jesus Son. So later po sa Romans 8, ipinapaalala din po sa atin na tayo yung mga anak ng Diyos, adopted children, hindi sariling anak na tulad ni Jesus. This remind us of the unique relationship na meron ng Diyos Ama at Diyos Anak na simula't simula pa from eternity past. So kapatid, mga minamahal, dito po sa Romans chapter 8 na ating pinag-aaralan, verse 3, ipinapaalala din po ni Pablo kung paano niya ipinadama sa Jesucristo at anong layunin. In what manner and what and for what purpose? In what manner and for what purpose? God sent His Son, Jesus Christ. Sabi niya, in the likeness of sinful flesh and for sin. Kapatid, mga minamahal, you know, ang pagparito po ng ating Panginoon Jesus ay in the likeness, in the sinful flesh. In the likeness of sinful flesh. Yung flesh, kapatid, dito po tumutukoy po saan? Sa tao. Saan yun ang isang makasalanang tao? Hindi sinabing in the likeness of flesh kasi hindi lang siya ng anyong tao, kapatid, kundi nagkatawang tao siya. Totoong tao po ang ating Panginoon. Kaya kailangan ng Diyos, kapatid, kailangan ng Diyos maging tao na tulad natin para siyang maging tagapagligtas natin. At yan makikita po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kapatid, hindi rin sinabi dito po na in sinful flesh. Lalabas po kasi na makasalanan din si Jesus na tulad natin.
That will contradict yung sinlessness ni Kristo na itinuturo po sa Hebrews chapter 4 verse 15. Tulad po natin, tinukso din siya sa iba't ibang paraan, yet sabi po doon, without sin. No, sa 1 Peter chapter 2 verse 22. And then he committed no sin. Ayan po makikita po naman po sa 1 John chapter 3 verse 5. He appeared in order to take away sins. In him there is no sin. Naparito nga po siya ang ating Panginoon para solusyunan ang kasalanan natin, kapatid. Kung meron siyang kasalanan, siya mismo ay kailangan ng tagapagligtas. So dahil walang kasalanan po ang ating Panginoon Kristo, kapatid, ang minamahal, listen to this. Dahil walang kasalanan po ang ating Panginoon, matuwid siya, nararapat lang na siya ang maging handog na pambayad, kapatid, sa ating mga kasalanan. Yan naman po ang goal ng Diyos sa pagsugo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. So sa Romans 8 verse 3, sabi doon, in the likeness of sinful flesh and for sin or as a sin offering, Christ, kapatid, Christ died for our sins. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him, sabi niya, we might become the righteousness of God. Oh, hallelujah. Yan po yung makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. In Him, sabi doon, we might become the righteousness of God. That's the gospel, kapatid. Ginawa ng Diyos ang hindi magagawa po ng kautusan, ang hindi natin magagawa. Isinugo niya ang kanyang anak, ang ating Preso Kristo, namuhay siya, kapatid, na matuwid at walang kasalanan. At sa krus ng Kalbaryo, itunuring siya ang makasalanan. Sa kanyang kamatayan, kapatid, inako niya ang kahatulang parusa po para sa iyo at para sa akin, para sa makasalanan. Para ano? Para saan? For what? Para maituring tayo po na matuwid sa harap ng Diyos, kapatid, para mapalaya tayo sa pagkakaalipin, kapatid, sa kasalanan at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan o magkaroon tayo ng bagong buhay sa ating Panginoon. Kapatid, ano ang na-accomplish ng Diyos? Ano ang na-accomplish? Ano po ang tinupad at tinapos ng Diyos sa iyo at para sa akin by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin? He condemns sin in the flesh. Kapatid, nawa yung mga ginawa ng Diyos at gagawin pa ng Diyos na kanyang tinupad at tinapos sa buhay mo, huwag mong ipagwalang bahala. Ipagpasalamat mo ito sa buhay mo, even in the midst sa anumang sitwasyon na naroon ka, kapatid, alalahanin mo na ito po ang mapanghahawakan mo sa buhay mo ngayon, sapagkat ang Diyos, kapatid, noon, ngayon, magpakailan pa man, hindi siya magbabago na kanyang tutuparin, tatapusin ang lahat ng kanyang layunin at naisin at disenyo sa buhay mo at sa buhay ko at maging sa buong mundo. Purihin po ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang ginawa through His Son Jesus Christ, sapagkat meron tayong kasiguruhan at mapanghahawakan na tinupad at tatapusin ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako para sa iyo at para sa akin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Sige po, bigyan po natin po ng malakas na clap offering ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Thank you, Lord Jesus, Abba Father. Sige po, mga kapatid, tayo po ay maghahanda para po sa atin dito po sa church ay gagawin po namin yung aming Holy Communion at diyan po sa inyong mga tahanan, kapatid, ihanda rin po ninyo yung Agape Meal at nawa po ay samahan po ninyo ang pamilya po ninyo, magsalo-salo, magdiriwang po tayo ng inyong Agape Meal. But before that, ay ipinapaalala po sa bawat sa atin na ang Diyos ay nangako ng kanyang pagtupad, ng kanyang pagliligtas sa bawat sa atin, kapatid, ay ipinapaalala rin po sa atin ang ating mga pangako sa Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob, ano po, ng ating mga tithes, pledges, and offering, even yung ating first fruit offering. At pwede po akong humabol yung pong inyo pong
59th anniversary giver. Okay, pwede pa po yun. Okay po, welcome po kayo. So nandyan po sa ating screen, nandyan po sa baba, yan, yung po ang ating current account number, BPI 4591-000131. So salamat po, purin po ang Diyos. We thank you. At by the grace of the Lord Jesus Christ, ang lahat po ng ipinangako po ninyo, ang lahat po ng ibinigay ng Diyos at ibibigay pa ng Diyos sa inyo pong buhay, kapatid, tayo po ay katiwala lamang. We are only stewards of everything na binigay po sa atin. No? Yung time, talents, and treasure. So kapatid, ibalik natin po sa tunay na nagmamayari, sa tunay na nagbigay nito to give glory and honor to His name. At patuloy po na sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating mga ikapu pangako, first fruit offering, ay magamit po for the greater glory and for the greater purposes ng ministry po ng Grace United Methodist Church. So salamat po, purihin Panginoon. God bless you, brothers and sisters in Christ, for your financial support para po sa gawain ng ating Panginoon. So mga kapatid, habang inaawit po natin ang awit ng paghahanda, O God in Heaven, tayo po ay sama-sama po, tayo tumayon lahat at awitin po natin ito bilang paghahanda sa pagtanggap ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po ay ihanda ho natin ang ating mga sarili at puso't isipan mga kapatid sa pagtanggap ng banal na hapunan ng ating Panginoon at dyan po sa inyong mga tahanan ay mangyari po na inyo pong ihanda ang inyo pong mga agape meal at sama-sama natin kapatid na patuloy na alalahanin at patuloy po nating pagyamanin, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa iyo at para sa akin sa pamamagitan ng Kanyang Anak, ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng banal na hapunan. On the night in which He gave Himself for us, He took bread, gave thanks to you, broke the bread, give it to His disciples and said, "Take, eat. This is My body, which is given for you. Do this in remembrance of Me." When the supper was over, He took the cup,
give thanks to you, give it to his disciples, and said, drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. And so, in remembrance of this, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice, in union with Christ's offering for us, as we proclaim the mystery of faith. Pour out your Holy Spirit on us gathered here and in their homes, and on these gifts of bread and wine, make them be for us the body and the blood of Christ, that we may be for the word the body of Christ redeemed by his blood. By your Spirit, O Lord, make us one in Christ, one with each other, and one in ministry to all the world, until Christ comes in the final victory and we feast at his heavenly banquet through your Son Jesus Christ with the Holy Spirit and your Holy Church. All honor and glory is yours, Almighty Father, now and forevermore. Amen. Inanyahan ko po tayo po tumayo po lahat. At habang hawak po ninyo ang sa inyong tahanan, ang Agape Meal, at dito po sa ating iglesia, ang banal na po ng Panginoon. Brothers and sisters in Christ, as we take the Holy Communion or Agape Meal, we prophesy to the heavenly host that we are believers of the Lord Jesus Christ. As we take the Holy Communion or Agape Meal, we believe that Jesus Christ gave himself for you and for me as a sacrificial lamb. As we take the Holy Communion or Agape Meal or Agape Feast, we prophesy that by his stripes we are healed. As we take the Holy Communion or Agape Meal, we prophesy that we are his faithful disciples, disciple maker of Jesus Christ for the transformation of the world. As we take the Holy Communion or Agape Meal, we prophesy that he rose again from the dead and that he came out of the grave with glory, honor, and power. As we take the Holy Communion or Agape Meal, we proclaim the victory of our Lord Jesus Christ's death. As we take the Holy Communion or Agape Meal, we proclaim that we are identifying ourselves with the resurrection life of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So mga kapatid, mga minamahal, habang tinatanggap po natin ang banal na hapon ng Panginoon sa inyong tahanan ng Agape Meal, ay awitin po natin ang Let Us Break Bread Together, Lord. At tanggapin po natin, kapatid, na may kagalakan, na may pagdiriwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Kapatid, let us celebrate our Agape Meal or the Holy Communion sa ating mga buhay. Amen. Break bread together on the knees. Let us break bread together on the knees. When I fall on my knees, with my face to the rising sun, oh Lord God, mercy on me. Thank you.
Kapatid, sa sambayan ng ating Panginoon, sa ating pagtanggap ng banal na hapunan, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo ay pinapalala sa atin ang tinapos at ang pinangako ng ating Diyos Ama sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin upang ang buhay na walang hanggan at ang patuloy na paglilinis sa ating kasalanan ay pinangako niya at tinupad niya sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Kapatid, mga minamahal, ating tanggapin ng may kagalakan, ng may pagdiriwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Let us remember what the Lord, what God has done sa buhay po ng bawat sa atin. Kapatid, angkinin mo ang pagliligtas at paglilinis ng ating Panginoong Diyos through His Son Jesus Christ sa iyo at sa ating lahat. Amen. Sige po, tayo po ay makaupo, mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy para po sa ating closing hymn. Kapatid, mga minamahal, sa sambayan ng ating Panginoon, tayo po ay nasa panahon ng ating pong pastoral prayer at tayo po ay malaya po na lumapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos na kanyang sinasabi po sa Hebrews chapter 4 verse 16, "Let us come boldly to the throne of the grace of God and we will receive mercy and find grace in times of our need." Kapatid, tayo ay malaya. Ikaw ay pinalaya at malayang malaya na lumapit sa trono ng ating Diyos
At dalhin mo at sabihin mo ang lahat ng iyong mga dalangin, kahilingan sa Kanya, sapagkat ang Diyos po natin ay tapat at mabuti, at ang Diyos po natin ay hindi nagkakahit sa mga anak niya na lumalapit at nagpapakumbaba. Come, ang sabi ng Panginoon, halika, lumapit ka sa Diyos at ibukas mo ang puso mo sa Kanya. Nakikita ng Diyos, kapatid, nalalaman ng Diyos ang anumang mga sitwasyon mo sa buhay. Alam mismo po ng Diyos ang lahat ng iyong buhay at maging ang iyong pangkasalukuyang buhay. Halika, dalhin mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabigatan, dalhin mo sa Kanya ang lahat ng iyong kahilingan, dalhin mo sa Kanya, kapatid, ang lahat ng iyong pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. Hallelujah! Dakilang Diyos, aming Ama, kami pong lahat ay lumalapit sa iyong biyaya pa lamang, O Diyos, sa trono ng iyong biyaya. Kami po ay makakalapit na hindi kami nagatubili, hindi kami po nagdadalawang isip, Panginoon, na lumapit sa inyo, Ama, sapagkat kayo po ang aming Diyos, ang aming Panginoon, na nagmamalasakit para po sa bawat sa amin. At ngayon, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Naririnig mo, O Diyos, nakikita mo po ang bawat isa sa kanila. At nalalaman mo, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, kahilingan sa iyo. O Ama, kayo ay Diyos na mabuti, Diyos na ang hangarin po ninyo sa bawat sa amin ang pinakamainam at pinakamabuti, sapagkat sinalita mo at sinabi mo, Panginoon, ang iyong pangako. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in a future." Lord, that is your word. And as of now, Lord, remember, O God, remember, Abba Father, your word. Remember your promise, Panginoon, sa mga anak ko. Lord, we come before you and remember, O God, your word in Matthew 6:33. You said, "Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you." O God, Abba Father, remember your word. Remember your promise. Salamat, Panginoon, sapagkat tutuparin mo, Diyos, ang mga pangako mo. Tutuparin mo, Panginoon, ang pangako mo po na sinasabi mo sa Philippians 4:19. "God shall supply all our needs according to His riches and glory through Jesus Christ our Lord." Panginoon, Ama, tutuparin po ninyo. You will remember, O God, your promise in Ephesians 3:20, and we declare, God is able to do exceedingly, abundantly. Lord, all your promises are yes and true. All your promises, Lord, are sure sa buhay po namin. That's why today, we confirm, O God, we declare, and remember, O God, your promises po sa buhay po namin. At sa amin, Panginoon, ay magtiwala at maghintay, Panginoon, sa pinakamabuting panahon na iyong inilaan sa bawat sa amin, sapagkat sinabi mo, Panginoon, in your time, you make all things beautiful in your time. So habang kami, O Diyos, Ama, ay naghihintay sa iyong katagunan, sa iyong kasagutan, sa iyong panalangin, tulungan mo kami through the power of your Holy Spirit to worship you all the days of our lives, to serve you, Lord, all the days of our lives, to serve you and your church and your people, and to love you more and more sa aming buhay po na ito. Panginoon, tulungan mo po kami na manghawakan, O Diyos, for your blessed assurance, for your blessed hope sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dakilang Diyos, kami rin po ay nagpupuri, papasalamat sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa panibagong dagdag ng biyaya ng taon na pinagkupo sa kanila, lalong git po especially for our deaconess Jane Domingo Amparo. Thank you for additional life, year of life na binigay mo po sa kanila, Panginoon. It's not only we give you and we praise you for additional year of life, but life, add life to the years, Panginoon, na makita nila na ang buhay, O Diyos, ay regalo po ninyo,
ng buhay, Panginoon, ay mula sa inyo at ma-appreciate namin, Panginoon, ang ipinagkatiwalang buhay at magamit namin, O Diyos, ang buhay na ito for your greater purposes. O Hallelujah, Abba Father. We ask your Holy Spirit, Lord, to reveal in our lives, Panginoon, ang iyong layunin so that in every day po ng aming buhay, ang lalakaran lang namin, Panginoon, is your greater purposes and your great destiny, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po, Ama. Salamat po. Maging sa mga kapatid po namin na nagdiriwang, mga mag-asawa, diriwang po ang anibersaryo ng kasal. Thank you, Lord. Bless them mightily. Give their awesome and faithful love na nagmumula po sa inyo. Bigkisin mo patuloy, Panginoon, ang mga mag-asawa ng pag-ibig, ng kapayapaan na nagmumula sa inyo upang ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay dadaloy sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, Panginoon. We thank you, Lord. We bless your name. Thank you, Abba Father, our Jehovah Rapha, our healer. Thank you, Jesus. We declare, we claim, Lord, sa lahat ng mga may karamdaman today, declaring your great name, Jehovah Rapha, our healer, Panginoon, na nagbibigay ng kagalingan at kalakasan. Itinataas namin po sa inyo, sa iyong trono, Panginoon, ang bawat mga tao all over the world, Panginoon, na affected po, not only ito pong COVID-19, but anumang karamdaman, in Jesus' name, touch them, heal them, Lord. Lift them up, O God. Yakapin mo sila, Panginoon, upang sa iyong pagyakap ay madama nila ang lakas, siglat, kalusugan mula ulog ng talampakan, so that, Lord, they will praise you and honor you to serve you, sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling. Today, O God, we remember your great name, Jehovah Jireh. Remember your great name, Jehovah Ra, our good shepherd. Today, we declare your great name, Jehovah Nisi, our banner, our victory. Today, we declare your great name, Jehovah Shidkinu, our righteousness. And today, we declare your great name, Jehovah Shalom, our peace, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa po sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong pagliligtas, salamat po sa iyong pagpapalaya, salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa bawat isa ng iyong mga anak, sa bawat mga sambahayan. Panginoon, tinataas po namin po sa inyo, O Diyos, ang bawat pamilya po ng Grace United Methodist Church, every family, bless their home, bless their marriages, bless their jobs, bless their businesses, Panginoon. I declare, masaganang pagpapala ang dadaloy sa iyong sambahayan, kapatid. Masaganang pagpapala ang dadaloy sa iyong negosyo. Masaganang pagpapala ang dadaloy sa iyong career, sa iyong hanap buhay, sa iyong pagtatrabaho. Masaganang pagpapala ang patuloy naming inaangkin sa aming mga kabataan, sa kanilang pag-aaral. Masaganang pagpapala ang aming dinideklara sa aming mga anak. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, aming Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong walang hanggang pagliligtas, sa iyong walang hanggang pagpapala at paglilinis sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyariang pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po tumayong lahat. Kung mayroon kayong kakayahang tumayo, at atin pong ibukas ang ating dalawang kamay sa Panginoon at ating tanggapin ang pagpapala po ng ating Diyos. Mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating Ama, na ating tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo sa nag-iisang banal na Espiritu na lakas at patnubay natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan mula paloong una, ngayon at magpakailan paman. Brothers and sisters in Christ, I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen.
Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin po muli po ng isang malakas na clap offering ang ating Panginoon Diyos. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus Christ and Holy Spirit. It is good to praise the Lord in the music. To your name, O God Most High, to proclaim your love and faithfulness all the day and through the night. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la